dapat. And kung konti lang ang nakakaalam, maging yung wife ko si Pastor Ragi, graduate ng UP, nag-master ng UP, consistent first honor. Yung mama ni Joshua ay consistent first honor from elementary to high school. Valedictorian po yun, graduate ng UP. Consistent first honor po yun. Then, nag-full time. Hindi nagmana si Diyos sa mama niya, konti lang, hindi kinuha lahat eh. Kaya ang inumuhanin niya. Yung mama niya ay consistent first honor from elementary to high school, valedictorian, graduate ng UP, master ng UP, pero nag-design siya na mag-full time na rin. Eh, tao pa ho ba rito? Amen po ba? Amen. So, pinadalan siya ng, hindi siya nag-a-apply, hinahabol siya ng company. Maging doon sa Australia, pinadalan siya ng yung resume galing ng Australia, o I mean, yung mga pipilapan, no? Para ipasa yung resume sa Australia, mismo sa Australia, tinawagan siya para sagutin ng nang magtrabaho sa Australia. At ng Australia, I mean, tinurn daw niya yung offer. Nakikinig pa mo ba tayo? Ganon. So ngayon, siyempre, sa pag-full-time natin, medyo nag-i-start yung ministry, medyo mahirap talaga ang buhay. Ikwento ko lang ito ng konti. So February 2, 1998, isinilang si Joshua. At kami ay nasa Living by Faith Ministry. So wala naman kami pera. Siyempre, pag nagpapastol ka, lalo nag-i-start ng ministry, wala naman talaga pera yan. Kaya nga, ayokong magpastor eh. Mas maganda pang nagtatrabaho ka, mas maganda pang nagninegosyo ka, may income ka talaga. Hanggang may umampun sa amin, isang attendee natin, ang alam ko, midwife siya ng Fort Bonifacio. Hindi kami mga sundalo, pero si Joshua ay pinanganak sa Fort Bonifacio Hospital sa Makati. Amen. Ito ang mga rito. Palakpakan natin sa Diyos, si Lord. Amen. Hindi na lang palakpak natin. Parang binigyan natin yung palakpak pa natin. Ang binigyan. So, mga minamahal, so, si Joshua ay pinanganak sa Fort Bonifacio Hospital sa Makati. No, doon siya pinanganak. Alam mo, at that time, no, 15 years ago, alam mo, medyo mahirap pa ang ministry. Hindi kagaya ngayon na kahit pa paano ay nakakaangat na tayo. No? Alam mo, nung umuwi kami ng, Marcela, Apayaw, alam mo, si Joshua, nagkasakit siya kinumbulsyon. Alam mo kung bakit siya kinumbulsyon? Kasi wala kami pera pampahospital niya. Ganun yan. Medyo mahirap talaga ang buhay at the time, 15 years ago. Or 14, alam mo, basta baby pa siya nun eh. Baby pa siya noon, nasa hospital. Imbis nagpapakasyon kami, hindi namin na-enjoy yung bakasyon, nasa hospital kami. Kasi kinumpulsyon si Joshua. Pagdating namin dito sa Metro Manila, again, kinumpulsyon na naman siya, takbo na naman namin siya sa Fort Bonifacio. Ganoon. Tuloy po kayo, pasok po kayo. Sige na, mapasokin nyo sila, mga ushers. Sige, mapasokin nyo sila. Yan. Palakpakan natin sa grit si Lord. Yan. So, mga minamahal, no? Kaya, sabi nga eh, medyo ganoon, ganoon yung buhay. Ngayon, yung ating church for your information, meron itong school na hanggang preparatory. Alam mo, doon si Joshua nag-aaral from nursery to preparatory. Eh, since na yung mother niya ang nagpapatakbo ng school, wala siyang award, wala siyang honor, wala siyang medal kahit isa. Sabi ko sa mama niya, ano ka ba naman? Pati mo man nagbigay yung anak mo. Sabi niya, baka ma-misinterpret ng marami kasi ako yung nagpapatakbo ng school. And yet, bibigyan natin siya ng honor. Alam mo, hanggang gumarabi siya ng preparatory, awang-awa ako sa kanya. Kasi simula nung nursery ng preparatory, wala talaga siyang nakuhang award. Hanggang nung graduation na, recognition din na graduation na sa preparatory, nakakaawa yan. Lahat ng classmates niya tinawag, may award, may honor siya, ni isa wala. Nakakaawa yan, takbo ng takbo. Kasi wala nga siyang award, ni isa eh.
Grabe yung nanay niya. Sadista. Samantala, na-jump lang yun. Samantala yung ibang ina eh, talagang bibigyan pa ng mataas na honor yung anak. Pero siya, yung nanay niya, yung mama niya, hindi. Nakakaawa. Nakakaawa talaga si Joshua ng mga time na yun. At si Joshua at that time ay hindi ko siya may pasok sa BMCA. Bakit nga? Kasi magdadalawas na ni J.I.A. ni Jan Emanuel. So hindi kakayanin. Hindi kakayanin bayaran. Sabi ko, pagkatapos ng kapatid mo, saka ka papasok doon one at a time. Ganun eh. Nagbabudget eh. Pakasabi, nagbabudget. Nagbabudget. Pero hindi na pahintulutan ng Diyos na hindi sila magkasama, then nagkasabay din sila uli doon. Yung panganay na anak ay si Jan Emanuel. Jan Emanuel. Ang ibig sabihin ng Emanuel, God is with us, di ba? Kaya dapat talaga ang pangalan ni Joshua, Jan Jesus talaga dapat siya. Eh ayaw ng mama niya. No, kaya ginawa na lamang na Jan Joshua. Tapos yung sumunod na anak, and ayaw na namin sa ayaw na sana namin pagkaanak, Joseph eh. Kaya nang makulit sila, gusto na magkaroon pa rin kami ng baby, babae daw. So, yan, nag-pray kami ng babae. Sabi ko, eh, Lord, babae ka mukha ko. Kasi, eh, si Joshua ka mukha ko rin naman, kaya lang mas guwapo siya sa akin eh. Lumabas ka! Hindi ka babae, lalaki ka, guwapo ka rin. Tanto kayo magkakapatid, guwapo kayo. Yan, Jan Emanuel, guwapo. Jan Joshua, guwapo. Jan Joseph, guwapo. Ricardo Carillo, pinakagwapo. Ang layo, no? Letter R ako, tapos sila puro Jan. Jan Emanuel, Jan Joshua, Jan Joseph. Ang layo. Kasi kinuha siya sa Bible. Kinuha sa Bible. Ganun po yun. Nakuha po natin. Then, nung nag-aaral na si Joshua ng TFCA, yan, eh, as usual, merong award pero konti pa rin. Konti pa rin yung award niya. Kasi lagi niya sinasabi, Papa, hindi ko sila kayang talunin, matatalino sila. Sabi ko, hindi anak, laban lang ng laban. Laban lang ng laban, sabi ko sa kanya. Ganoon. At sa awat na pag ng Diyos, unti-unti, nagkakaroon siya ng award. Amen. So mamaya, meron pa tayong ipapalabas, siguro. Habang kumakain tayo, hindi ko alam, depende sa MC, ipapalabas pa tayo mamaya. Hindi pa tapos. Kaya i-clear mo na lang ito. Katapusin ko na ito. Nagmamadali na nga ako, mga 3 oras lang ito talaga. Hindi, joke lang. So ngayon, nakikinig pa po ba tayo? Ganon. So, ayun, at anong ibig kong tukuyin? No. Nung una, meron akong malaking question mark. Bakit namatay ang tatay ko sa murang gulang? Bakit? No. At kami ay naghirap. Pero alam mo, habang tumatagal sa Panginoon, nakikita ko na maraming mga bagay na hindi tayo naiintindihan. Maraming mga bagay na hindi tayo naunawaan. Pero ilagay natin sa ating mga puso, mabuti ang ating Diyos. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Pakisabi mo, ang Diyos ko ay mabuti. My God is a good God. Mabuti ang ating Diyos. At mabuti ang ating Diyos sa habang panahon. At ang sabi ng Bible, mabuti ang Diyos. Tingnan natin sa Psalm 106, verse 1. Tingnan natin muli. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Pasalamatan siya sapagkat ang Diyos ay mabuti. His love endures forever. And listen very carefully. Ito na po ako magbabakas. Ito na po. Nangarap ako na ang mga magiging anak ko, huwag na nilang maranasan ang hirap ng buhay ko. Hindi ko ito kinahihiya, pero gusto kong sabihin sa inyo, naranasan kong mamalimos. Hindi nila, maraming tinakakalan yan. Kumain ako ng tira ng tao. Nagpaalila kami ng nanay ko sa mga kapag-anakan, mabuhay lang kami. Lahat ng uri ng trabaho ay pinasok ko para mabuhay. Nakikinig ko ba tayo? Hindi ko dapat ikahiyayan. Bagamat sa ngayon, for God's glory, hindi na halata at malayo-malayo na. Tingnan nyo ako ngayon, mukha pa akong pulubi.
Di ba? Pero dati akong pulubi. Dati akong namamalimus. Kung ibabanggitin ko ang nakaraan kong buhay, nobody, no one will believe. You mean to say, dati ka nga pulubi? Yes, I was. Dati akong pulubi. Dati kang namamalimus, upo. Dati kang mahirap, sobra. Mas mahirap pa ako kay Era. May tao pa ako rito. Tingin po kayo sa akin at pagbawakas na po ako. Ano ang fear ko nung ako'y bata pa? Ayokong maranasan ng mga pagiging anak ko ang hirap na dinanas ko. Kaya naman sinisikap ko na mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon para makaalis sa kahirapan ng buhay. Pero ang hindi natin alam, listen very carefully, the Bible says in the book of Isaiah chapter 55 verse 8, my plans are not your plans. And my thoughts are not your thoughts. Kung paanong napakataas ng langit sa lupa, ganun napakataas ng mga plano at mga pangarap, mga pakitain ng Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Yung aking pangarap na ang mga anak ko ay huwag nang maranasan ang hirap ng buhay, eh mas pangarap pala ng Diyos yun. Amen. And listen very carefully. Yung magandang pangarap pala na iyon ng ko sa aking magiging anak, pangarap pala ng Diyos. At gusto ko sabihin sa inyo na mangyayari iyon hindi sa pamamagitan ng aking sariling lakas. May tao pa ba? Ito po yun. October 4, 1995, I got born again. Na-born again ako October 4, 1995. Then I entered the full-time ministry way back, mga Holy Week yun eh, 1988. No? After 3 years, nag-full-time na ako. At sa pag-full-time pong iyon, nagsisimula tayo sa ministeryo, alam mo, andin yung kahirapan ng buhay living by faith. Ang tanong nga ito, paano mo bubuhayin ang pamilya mo? Nakikinig pa ba tayo? Ito ang gusto ko sabihin sa inyong lahat. Sana ibaon nyo ito ng malalim sa puso ninyo. Let these words be penetrated into the deepest part of your heart. Ito yan. Dito na ako magwawakas, tingin po kayo sa akin. Mabuti ang Diyos. Lahat ng mga magaganda mong pangarap, matutupad yan at higit pa sa iyong inaasahan. Hindi lamang para sa iyo, maging sa iyong pamilya, maging sa iyong mga mahal sa buhay. Number one, maniwala ka na merong ang Diyos na mabuti. Yes! Unless na hindi ka naniniwalang may Diyos, unless na hindi ka naniniwalang ang Diyos may mabuti, you know, you shall not experience the goodness of God, the greatness, the faithfulness of God. So kinakailangan i-establish mo sa heart mo na merong Diyos. At ang Diyos na ito ay mabuting Diyos. Amen? At ang sabi ng Psalm 121, ang Diyos natin, hindi siya natutulog ni umiidlip. Hindi siya natutulog o umiidlip man lang. Ganon ang ating Diyos. Tumitigil na tayo sa paggawa, pero ang Diyos natin ay patuloy na gumagawa. Amen? Ulitin ko ulit. Tumitigil na tayo sa paggawa, pero ang Diyos natin, walang tigil ng paggawa. Nakikinig po ba tayo? Ganon mabuti ang Diyos. At alam mo, listen very carefully, yung kahirapan ng buhay na ayoko nang maranasan ng mga anak ko, hindi pala ako ang gagawa nito, kundi ang Diyos. Ang gagawin ko lang ay maniwala ako na merong Diyos na mabuti. And secondly, ipagkatiwala ang buhay ko kay Lord at ipagkatiwala ang pamilya ko kay Lord. Amen po ba? Yun pala ang magagawa natin. Surrender our lives unto the Lord. Surrender our everything to God. Alam mo,
Yung church natin noon, nandiyan sa may 15th Avenue, no? Nagre-rent tayo dyan noon ng lupa, no? Dito ngayon, bago lang tayo rito. Nakikiramdam tayo kung hanggang kailan tayo rito. Okay naman ang management, so okay naman. Kaya last Saturday, pinasurvey ko ito para lagyan ng mga air conditioning unit, package type. May tao pa ho ba rito? So siguro, perhaps, hopefully, baka sa mga ilang Sunday sa pag-attendin nyo, nakatayo na yung mga package sa air conditioning unit. Amen. Palakpakan natin si Lord. It also depends upon your giving. Diba? Mas malaki ang ibibigay mo, edi mas maganda, mas maraming air conditioning unit ang mailalagay natin. Okay ka ba ron? Okay ba kayo ron, mga kapatid? Amen. Wala, mukhang hindi, iba hindi okay. Hindi nyo. Ngayon, masasabi ko, listen very carefully, hindi po kami mayaman. Hindi po talaga. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Kumakain kami 7 beses sa isang araw. Tingnan nyo naman yung mga anak ko, tingnan nyo naman yung mga katawan. 7 beses kumakain yan sa isang araw. Not just rice. Hindi kami mayaman, pero ayos naman yung kasuotan namin. Hindi kami mayaman, pero ayos naman ang aming tulugan. Hindi kami mayaman, pero nakakapag-aaral sa maayos sa eskwelahan ng aming mga anak. Hindi kami mayayaman, pero masabi natin, wala kaming utang kahit kanino. Amen? Wala kaming utang sa TFCA. Yung TFCA pa, may utang sa amin. Hindi, joke lang yun. So, ano ibig kong tukuyin? Okay. Ang Diyos natin ay mabuti. Gagawa siya ng mabuti sa ating mga buhay. Kasi naunawaan ko, it's one of us, merong dream, tama? Meron tayong mga pangarap eh. Meron tayong gustong marating, meron tayong gustong magpaganap sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa. At gusto ko sabihin na ang gagawa niyan, wala iba kundi ang Diyos, siya ang tutulong niya. Ang magagawa lang natin, maniwala tayong may Diyos na mabuti. Pangalawa, isurrender natin ang ating buhay sa Kanya. At ipagkatiwala natin lahat sa Kanya. At gawin natin ang perfectong kalooban ng Diyos. Paano ba ipagkakatiwala ang ating buhay sa Kanya? Simple lang. Gawin mo yung perfectong kalooban ng Panginoon. Kung ano yung perfectong kalooban ng Diyos, gawin mo. Ano yung mainam mabuti sa harapan ng Diyos, gawin mo. Naunawaan po natin. Ganun ang gawin mo. Pag sinabing pinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Lord, pinapagkatiwala mo ang pamilya mo sa Lord, gawin mo kung ano yung mainam sa paningin ng Diyos. May tao pa humar dito. Ganun yun. No? Sundin mo siya. No? Pagtiwalaan mo siya. No? At bahala na ang Diyos sa kasunod. Sabi nga, just do your best and God will do the rest. Sabi nga, gawin mo lang ang mainam, bahala na ang Panginoon. No? Tama. Ganun yun. Gawin mo lang kung anong mainam. Alamin mo ano yung kalooban ng Lord. Lord, ano ba yung mga kalooban mo para sa akin? No? Ano ba ang kalooban mo para sa aking pamilya, sa aking tahanan? So, ano yung kalooban ng Lord? Gawin mo lang. That's it. Tapos na. Amen po ba? Sa paano yung mga susunod na kamanata sa buhay mo, ipagpasagyos mo na yan. Bahala ng Panginoon dyan. At kami nagpapasalamat sa Diyos. Kami nagka-travel from one place to another. No? Napupunta kami kung saan-saan. Nagka-travel kami kung saan-saan. Kumakain kami kung saan-saan. Nasusuot kami ng maayos sa everything. Magagandang bagay naman ang nararanasan namin sa aming buhay. Kaya sabi ko, walang may gawa niya kundi ang Panginoon. Amen. And listen very carefully. Malakay 3:6. I, the Lord, do not change. I, the Lord, do not change. Ang sabi ng ni Yahweh, ni Jehovah, ako ay hindi nagbabago. Hello, bitaw pa ba rito? Okay. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same
yesterday and today and forever. Sa Hesukristo ay parehas pa rin noong kahapon, ngayon at magpasawal ng hanggan. Okay, ito na po ang maglawakas. Tingin kayo sa akin. Yung mga kaibigan mo, isang araw hindi mo na kaibigan niya, mawawala na sa tabi yan. Amen. Kung tinutulungan ka niya, time will come, hindi ka na nalang tutulungan. Misan may mga kaibigan pa nga tayo, misan inaaway pa nila tayo. Tama po ba? Ang panahon ay nagbabago. Di ba? Yung kalagayan ng ating kalumi, nagbabago yan. Yung ating kita, nagbabago. Tama ba? Yes. Lalo na kung nasa business ka, nagbabago ang income mo. Ano bang ibig kong tukuyin? Sa mundong ibabaw na ito, everything are subject to change. Lahat nagbabago. Kaya, listen very carefully. Ibigay mo ang buong buhay mo, ang buong isip mo, ang buong pananampalataya mo sa Diyos na hindi nagbabago. At ang Diyos na ito na hindi nagbabago ay mabuting Diyos at mabuti siya sa habang panahon. Sige, palakpakan niyo ang Lord, huwag niyo pigilan. Yan na ba talaga ang palakpak niyo para kay Lord? Baka meron kang lalakas. Ay, napatay siya ganito, maghihirap na kami. Hindi naman nawawalan talaga tayo, hindi naman pipending, hindi ka mawala ng mahal sa buhay eh. Maghihirap na kami kasi nawala kami ng mahal sa buhay. Uy, nawala ng trabaho, maghihirap na kami. Uy, nawala ng kaibigan. Uy, nawala ng minamahal. No? Diba na ang status ngayon, complicated na. Kaya ganyan. Yung tao mahuba rito, uy, lumilit ang income. Ito ang natutunan ko sa Diyos eh. Ito ang strength ko na natutunan ko sa Diyos. Hindi ako nakatingin sa offering ng church kasi nagbabago yung offering ng church. Lumilit, lumalaki yan eh. Yung kasama mo, nawawala, bumabalik. Merong tuluyang nawawala, merong bumabalik at tuloy-tuloy nang hindi na nawawala. Tama po ba? Yung allowance, lumilit, lumalaki. Yung love gifts, lumilit, lumalaki. Hindi namin masabing salary, allowance tawag namin. Love gifts ang tawag namin. Oh. Sa buhay na ito, ang lahat nagbabago. Everything are subject to change. Tingin po kayo sa akin. Para magpatuloy ang promotion mo. Para magpatuloy ang tagumpay mo. Para magpatuloy ang success mo. Para magpatuloy ang pag-angat mo. Maniwala ka, merong Diyos na hindi nagbabago. Ayun yun eh. Kaya ang ranking mo sa eskwelahan ninyo ay tataas pa yan dahil ang Diyos mo ay hindi nagbabago. Hindi pwedeng, eto yung top mo, babagsak ka na. Hindi upar, hindi ganun yan. Hindi pwedeng, pinagpala ka na ng Diyos, babalik ka ulit sa kahirapan. Hindi ganun yun. Nakasuot ka na ng Amerikana, nakasuot ka na ng coat and tie. Nakasuot ka na ng mga branded. Tapos susuot ka, babalik ka na naman sa palipos po. Hindi ka na ng Diyos natin. Ang Diyos natin ay pataas ng pataas na ikaw ay patuloy ka nang itataas. Up. And down? No! Up. And away! Ilagay mo sa puso mo! I change na. Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi ako nagbabago. Kaya sabi ng mga iba, wala nang himala. Hindi totoo yan. May himala. At ang sinasabi ng iba, hindi na angat ang buhay, hindi na uulan, hindi na nasasagana, mananatili na lang lagi sa baba.
Hindi ganun. Dapat mong ilagay sa puso't isip mo na ang Diyos mo ay mabuting Diyos. Itataas ka niya at patuloy ka niya itataas. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord sa Diyos. Buksan natin sa aklat ng Awit 119. Awit 119 verse 68. Ay, hindi, hindi. Yung last verse natin. I'm sorry. Psalm 136. Psalm 136. Yan. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Inulit lang. Pasalamatan mo ang Diyos at ang Diyos may mabuti at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. You know, itong praise na ito, His love endures forever. Alam mo, sa Awit 136, beginning verse 1, hanggang verse 26, inulit-ulit siya. Tingnan natin. Give thanks to the Lord for His good, His love endures forever. Give thanks to the God of gods, His love endures forever. Verse 3, His love endures forever. Verse 4, His love endures forever. Verse 5, His love endures forever. Verse 6, His love endures forever. Verse 7, His love endures forever. Verse 8, His love endures forever. Verse 9, His love endures forever. Verse 10, His love endures forever. Verse 11, His love endures forever. Verse 12, His love endures forever. Verse 13, His love endures forever. Verse 14, His love endures forever. Verse 15, mapapagod tayo. Verse 17, His love endures forever. Verse 18, His love endures forever. Verse 19, His love endures forever. Verse 20, His love endures forever. 21, His love endures forever.